Si Doña Victorina ay isang Pilipina na nag-asawa ng Espanyol upang makaangat sa buhay. Tunay na umiiral pa rin ang Doña Victorina syndrome sa ating bansa dahil sa pagkaka-impluensya ng kolonyalismo. Unang patuloy na umiiral pa din ito ay ang pagtangkilik ng mga Pilipino ng produkto ng ibang bansa. Marami sa atin ang mas tinatangkilik ang produkto ng ibang bansa dahil nga sa ideya na ito ay imported o magandang klase at matibay. Halimbawa, sa pagpili ng cellphone, anong mas pipiliin ng mga Pilipino ngayon? Ang iPhone na galing sa ibang bansa o ang MyPhone na gawang Pilipinas? Natural ang iPhone. Ganun din kagaya sa ibang aspeto kagaya ng pananamit at iba pang kagamitan. Mas tinatangkilik natin ang produkto ng ibang bansa kaysa sa sarili nating bansa. Kawalan ng paghanga at respeto sa sining lilikhang Pinoy. Kung ating mapapansin sa mga tao ngayon, mas kinahumalingan nila ang K-drama na mula sa Korea kesa sa teleserye na gawang Pinoy. Dahil sa tingin nila, ito ay jologs, corny, kagaya din sa awitin, mas tinatangkilik nila ang awitin ng kanluraning bansa kesa sa OPM na ginawa ng kapwa Pilipino. Ang paghahangad na umangat ang estado sa buhay, kaya nauso nga ang mga dating sites kagaya ng Bumble at ng Omegle na ang Pilipino ay naghahanap ng dayuhan upang magkaroon sila ng suportang pinansyal at maiangat sila sa kahirapan. Munod ay ang paglalagay ng kolorete o makeup ng henerasyon ngayon sa kanilang mga sarili upang matakpan ang kanilang mga imperfeksyon. Halimbawa, ang Pinoy ay kilala bilang pango, pero dahil sa makeup na nalagyan natin ang nose line upang magmukha tayong matangos. Nauso na din ang surgery, ang pagpapa-nose job. Nauso na din ang glutathione upang mapaputi ang ating mga kayumangging balat. Sumunod ay mababang pagtingin natin sa ating kapwa Pilipino, na tila ba halos lahat ng negatibong karakter o issue ay kokonekta natin sa ating kapwa Pilipino. Kaya nga nauso yung ang mga Pinoy nga naman. Pinoy nga naman walang disiplina, Pinoy nga naman hindi marunong sumunod. Sa social media, sa paggawa ng meme. At ito ang papakita ng pangmamaliit sa ating kapwa Pilipino. Ito ay nagre-resulta sa pagiging kontento o pagsiseto sa mediocrity. Kung mapapansin natin sa ating kabataan ngayon ng mga katagang ox na yan, sis, ipasa mo na, bahala na si Batman, ay patunay ng hindi paghahangad sa mataas na standards at pagsisettle sa minimum standards ng mga Pilipino. At kawalan ng nasyonalismo sa pamamagitan ng pagtanggi bilang Pilipino. Ang ibang Pilipino kapag tinanong mo, Pinoy ka ba? Ang isasagot nila, Pinoy pero may 1/4 ako na Amerikano, may 1/4 ako na Espanyol. Ang iba naman sabihin, ay half-half ako. Tila ba kahiya-hiya maging isang Pilipino? Nauso yung mga konya, yung mga sosyal dahil para sa kanila ang pagsasalita ng Ingles ay isang batayan para masabi na ikaw ay nakakaangat sa buhay. Ang mataas na pagtingin sa kanluraning bansa at mababang pagtingin sa ating sariling bansa ay bakas pa rin sa ating lipon. Mga nabanggit na halimbawa ay isang patunay na patuloy pa rin umiiral ang Doña Victorina syndrome sa ating bansa, particular na Generation Z. Ngayon sila ang mga tinaguri ang social climbers o may colonial mentality. Itinuturo ng leksyon na ito na dapat natin tangkilikin ang produktong sariling atin, respetuhin ang ating kapwa at mahalin ang ating bansa, ang bansang Pilipinas. Maraming salamat po.